Jose Rizal was born on the 19th day of June 1861 between 11 o'clock to 12 o'clock midnight. His mother, Teodora Alonzo, almost lost her life in giving birth to Rizal because his head was too big. And because of this difficulty, they considered Rizal as special and called him Muy Bonito. So, literal na malaki yung ulo ni Rizal nung sanggol pa lamang siya. Kaya nahirapan si Teodora Alonzo na ipanganak si Rizal. He was born in Calamba, Laguna, which was considered as a first-class municipality and a place wherein the rich families enjoyed the material progress brought by the opening of the Philippines in the world trade. Majority of the land in Calamba, Laguna were owned by the Dominican friars or yung mga praile, and his father, Francisco Rizal, was an inquilino who rented a huge land from the Dominicans. Okay? And masasabi natin na ang pamilya ni Rizal ay isa sa pinakamayamang pamilya sa Calamba, Laguna, and this was evident because the family was able to send their children to schools and prestigious university in the country. Okay? The time of birth of Rizal was also important in analyzing his personality as a person and as a hero. He was born in a time wherein the well-educated Filipinos, or what we call ilustrados, started to ask reform from the Spanish government. Okay, now let's talk about the ancestry of Rizal, or yung lahi na pinagmulan ni Rizal. Rizal came from a mixture of Chinese, Japanese, Spanish, and Filipino blood. His great-grandfather in the father's side was Domingo Lampo, a Chinese immigrant from China who married a Chinese Catholic girl from Manila named Ines de la Rosa. The son of Domingo and Ines de la Rosa was Francisco Mercado, who became the gobernador city of Binian, and he married a Chinese woman named Cirila Bernacha. The son of Francisco Mercado and Cirila Bernacha was Juan Mercado, who later on followed the footsteps of his father as the gobernador city of the town. So, Juan Mercado married a Chinese woman named Cirila Alejandro, so kapangalan ng kanyang ina. And the couple was blessed with 30 children, and one of those was Francisco Rizal, who was the father of Jose Rizal. Kaya lang, sa kasamaang palad, noong 8 taong gulang si Francisco ay namayapa at namatay ang kanyang ama na si Juan Mercado, at siya ay lumaki sa piling ng kanyang ina. So, nakapagtapos si Francisco Mercado, nakapag-aral siya. He studied Latin and philosophy at the College of San Jose in Manila, and he fell in love with a girl from the College of Santa Rosa, which is Teodora Alonzo. So, dito na nagsimula yung pag-iibigan ng mga magulang ni Rizal. Teodora Alonzo came from the family of Lacandula, and his great-grandfather was Eugenio Ursua, who had a Japanese ancestry and married Benig. The daughter of Eugenio and Benigna was Regina, who married a Chinese Filipino from Pangasinan, Manuel de Quintos. Ngayon, nagkaanak si Regina at si Manuel, na ang pangalan ay Brigida. So, Brigida married a Spanish man named Lorenzo Alberto Alonzo. And one of the daughters of Brigida and Lorenzo was Teodora Alonzo. Both parents of Rizal had Chinese ancestry, and after their marriage on June 28, 1848, they settled in Calamba, Laguna and started their farming business. Okay, so let's begin with the birth of Rizal. The complete name of Rizal is Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. May doktor sa pangalan ni Rizal dahil talagang isa siyang doktor or manggagamot. Siya isang ophthalmologist or yung taggagamot sa sakit sa mata. At yung Jose naman, ito yung talagang pangalan ni Rizal na binigay ng kanyang ina dahil itong si Teodora Alonzo ay namamanata kay St. Joseph. Yung Protasio naman,
Ito'y nakuha dun sa Catholic calendar. Noon kasi, yung mga lumang kalendaryo, pwede mo yung pagkuhanan ng pangalan na ibibigay mo sa iyong anak. So, dun nang galing yung Protasio. Yung Rizal naman, ang ibig sabihin nito ay lunti ang bukirin. Okay? Nagmula sa salitang Rizal na ang ibig sabihin ay lunti ang bukirin. Yung Mercado ay kinuha ito ng kanyang ninuno na si Domingo Lampo na ang ibig sabihin ay market. Okay? And to prevent conflict and hostility with the Spanish authorities, Domingo Lampo decided to drop the name Lampo and adopted a Spanish surname. So as merchants, they chose the name Mercado because it means market. So businessman ang pamilya ni Lampo, kaya Mercado yung napili nilang Spanish surname. And yung E naman dyan, ang ibig sabihin lang nun ay N. Yung Alonso, ito yung lumang apelyido ng kanyang ina na si Teodora Alonso. At yung Realonda, it was used by Doña Teodora, which is the surname of her godmother or yung ninang ni Doña Teodora. Rizal was born on June 19, 1861, okay? Between 11 o'clock and 12 o'clock, midnight. And nabinyagan si Rizal noong June 22, 1861. At ang pari na nagbinyag sa kanya ay si Father Rufino Colliantes. At ang ninong ni Rizal nung bininyagan siya ay si Father Pedro Casanas na malapit na kaibigan ng family ni Rizal. Okay, so who is Dr. Jose Rizal? First, Philippine hero. Most of us, ang alam natin, si Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Yan yung namulat sa ating isipan simula nung elementary hanggang high school, until now, up to college, na siya yung kinoconsider nating Philippine hero. But legally speaking, wala pa pong declared na Philippine hero ang Pilipinas. Hindi pa naitatalaga si Rizal bilang Philippine National Hero ng Philippine Historical Commission. And maraming candidate kung sino sa posisyon, maraming candidate kung sino ang pwede maging Philippine hero. And one of them was Andres Bonifacio. Okay? Second, he is a linguist. He knows about 22 languages. Okay? So, hindi na nakakapagtaka na maraming alam si Rizal dahil isa siyang traveler. So, kapag pumunta siya sa ibang bansa, na a-acquire niya yung or natututunan niya yung language ng ibang ibang tao. Of course, kailangan niya mag-adjust, kailangan niya mag-adapt, kaya inaaral niya talaga yung lengguwahe ng iba't ibang tao. Okay? So Rizal is also talented, brilliant, genius man of honor. He is an ophthalmologist. Okay? So tagagamot siya ng sakit sa mata. And he was also a poet, a novelist, philosopher, and a historian. Okay, Rizal was also a farmer or businessman. Dahil nung pinatapon si Rizal sa dapitan, siya ay naging magsasaka and eventually naging businessman siya. Si Rizal ay sariling sculptor, so isa sa mga masterpiece niya ay ang The Triumph of Science Over Death. Ayan, itong image na to. So, image yun ay isang babae na nire-representa niya yung torch sa taas or yung katalinuhan. And yung nasa baba niya, yung skull, ay nire-represent yung death or kamatayan. Okay? So, si Rizal ay isa ring cartographer. Cartographer, ibig sabihin nun, tagagawa ng mapa. Si Rizal ay isa ring bibliophile or lover of books, and hindi na to nakapagtaka dahil sa dami ng nasulat niya, especially yung famous niyang novel na Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Now, si Dr. Austin ang kauna-unahang tao na nakapag trace dun sa ancestry ni Rizal, and na-discover niya yung lahing Chinese yung family ni Rizal. Okay, who is Domingo Lampo? Si Lampo ang pinakaninuno ni Rizal, and pure Chinese si Lampo, kaya to prevent conflict and hostility sa mga Spaniards,
nag-decide siya na palitan yung Lampo na apelido niya at inadapt niya yung Spanish surname na Mercado, nang ibig sabihin ay market, dahil businessman ang pamilya ni Lampo. Okay, let's proceed with Francisco Mercado Rizal. He was born in Binian, Laguna on May 11, 1818. At masasabi natin na ang pamilya ni Rizal ay one of the richest families in Calamba, Laguna. So, itong si Francisco, nakapag-aral siya, nakapagtapos siya. He studied Latin and Philosophy at the College of San Jose in Manila. And si Francisco, nag-rent siya or nangupa siya ng lupa sa mga Dominican friars. So, he was an inquilino. Okay, isa siyang laborer doon. And kung titingnan natin, he died in Manila on January 5, 1898 at the age of 80. So, mas nauna pang namatay si Rizal kaysa sa kanyang tatay. Okay, now let's proceed with Teodora Alonzo Rialonda. He was born in Santa Cruz, Manila on November 8, 1826. So, si Teodora ay nakapagtapos din ng kanyang pag-aaral at nag-aral siya sa Colegio de Santa Rosa in Manila. Etong si Teodora Alonzo ay mahusay magsalita, okay? Magaling sa kultura at magaling siya sa pagnenegosyo. At aside from this, magaling din siyang magsalita ng Espanyol, okay? And kung babalikan natin yung history, nabanggit nga na si Doña Teodora ang kauna-unahang teacher ni Rizal. And Doña Teodora died on August 1, 1911. Okay? Si Rizal ay namatay noong 1896. So, ibig sabihin, mas nauna pang namatay si Rizal kaysa sa kanyang ina. Nasaksihan niya kung or nasaksihan niya yung pagkamatay ng kanyang anak. Okay? Okay, now let's proceed to the siblings of Rizal. The eldest child of the Rizal family is Saturnina. And si Saturnina ay isa sa pinakamalaking impluensya ni Rizal sa kanyang pag-aaral mula elementary hanggang college. Ang susunod kay Saturnina ay si Pasiano, the second child, closest and oldest brother of Jose, studied at San Jose College in Manila and became a farmer and later a general of the Philippine Revolution. So si Pasiano ang nakapagpabuhay sa kaisipang makabayan ni Rizal at si Pasiano din ang laging kasama ni Rizal sa kanyang mga lakad, okay, mula sa binyag hanggang sa plano niyang mag-ibang bansa. Okay, si Pasiano din ang kaisa-isang lalaki na kapatid ni Rizal. Si Pasiano nakapag-aral siya kung saan din nag-aral ang kanyang ama na si Francisco. And later, naging general din siya ng Philippine Revolution. So, nakasama niya si Andres Bonifacio sa pamumuno ng revolution. When you were in high school, diba, napag-aralan natin Noli Me Tangere at nakilala natin si Pilosopo Tasso. Ngayon, ang inspirasyon ni Rizal kay Pilosopo Tasso ay walang iba kundi ang kapatid niya na si Pasiano Rizal. Okay? Yung karakter ni Pilosopo Tasso, hindi literal ng ibig sabihin ay pilosopo magsalita. Kapag sinabi natin pilosopo, ibig sabihin nun matalino. Okay? Susunod kay Pasiano ay si Narcisa. Okay, si Narcisa ay isang musician and isa rin siyang teacher. Okay, she married Antonio Lopez. After ni Narcisa ay si Olympia, na ang nickname ay Ipia, the fourth of the Rizal children, married Silvestre Ubaldo, a telegraph operator who hailed from Manila. So, etong si Olympia, namatay siya dahil sa panganganak. And after ni Olympia ay si Lucia. Ito si Lucia, kilalang kilala siya dahil ang asawa niya na si Mariano Herbosa ay tinanggihan ng Catholic Church na ilibing sa sementeryo ng mga Katoliko. Of course, dahil daw bayaw siya ni Rizal. Okay? So after ni Lucia ay si Maria, na ang nickname ay Biang. She married a man from Laguna, Daniel Faustino Cruz. So wala namang masyadong ganap sa buhay ni Maria or walang prominent events na nangyari kay Maria. After ni Maria, ito na, si Jose Rizal. Si Jose Rizal ang pangalawang anak na lalaki
ni Don Francisco at Doña Teodora at pangpito siya sa kanilang magkakapatid. So para mabilis matandaan, tandaan lang natin yung 7-11, pangpito si Rizal sa 11 na magkakapatid. Okay, nickname niya ay Pepe. After ni Rizal ay si Concepcion or si Concha. So according to history, ito ang kauna-unahang kalungkutan na naranasan ni Rizal noong kabataan niya dahil at the age of 3, namatay si Concepcion dahil sa sakit. Okay, after ni Concepcion ay si Josefa. Her nickname was Panggoy. And etong si Josefa, naging member din siya ng Katipunan. After ni Josefa ay si Trinidad. Okay, her nickname was Trining. So namatay si Trinidad nang walang asawa. And lastly, ay si Soledad. Okay, si Choleng ang pinakabata sa magkakapatid na Rizal. Okay, the Rizal family, they belong to the middle class or principalia class or Crioles class. So masasabi natin na isa talaga sa pinakamayamang pamilya sa Calamba, Laguna ay ang Rizal family. Okay, now let's proceed to the status of the Rizal family. First, they belong to the middle class or principalia class or Crioles class. So, masasabi natin na ang pamilya ni Rizal ay isa sa pinakamayamang pamilya sa Calamba, Laguna. The status of his family brought a comfortable life to Jose. According to history, they had a large two-story stone house. They had a vast private library home of 1,000 and more books. They owned a carriage or carruaje and horses, which were the symbols of wealth during those times. So kapag may karwahe ka at meron kang horses, ibig sabihin mayaman ka. Okay? Mayaman yung pamilya mo. And all of them were educated in Manila and still their parents could afford to hire private tutor. So we can conclude na mayaman talaga ang pamilya ni Rizal. Hindi naman ganun kayaman, pero masabi natin na may kaya ang pamilya nila. Okay, now, punta naman tayo dun sa childhood memories ni Rizal. Okay? His childhood memories were full of happiness because of the care and love of his family. And because of his health condition, his parents employed an aya or nursemaid who looked after his comfort. His aya told him a lot of stories about the fairies, aswang, ganuno, and tikbalang. Another childhood memory was the daily praying. Tuwing gabi, ginagather or nagtitipon-tipon ang pamilya ni Rizal at pumupunta sila sa altar para magdasal. Okay, another memory ni Rizal ay ang hilig niya or kahiligan niya na maglakad tuwing gabi sa compound nila or sa backyard. Okay, noong 15 years old si Rizal at estudyante siya sa Ateneo de Manila, nagsulat siya ng isang tula para i-dedicate sa kanyang minamahal na probinsya sa Calamba, Laguna. At ang pamagat nito ay In Memory of My Town, or sa Espanyol ay Un Cuerdo a Mi Pueblo. Noong 3 years old siya, sumasali na rin siya sa religious processions. Okay? And noong 5 years old naman siya, nakakapagbasa na siya ng Spanish Bible with the help of his mother. Okay, one night after the dinner, etong si Teodora Alonso ay tinuturuan niya si Jose na magbasa. Kaya lang, wala sa focus si Rizal nung time na to. Dahil yung attention niya, or the attention of Jose was caught by the flying moth, okay, in the light of the lamp. Then, si Teodora Alonso, yung ina niya, nagdesisyon na magkwento kay Rizal. And ito yung the story of the moth. And itong kwento na to ay parang metaphor din siya ng buhay ni Rizal. Okay? The tragic fate of the young moth that was enchanted with the beautiful flame and did not listen to the advice of his mother and had a similarity to the fate of Rizal. Okay? Yung moth, pinagsabihan siya nung nanay niya na huwag lalapit dun sa apoy. Kaya lang sa katigasan ng ulo, itong baby moth, lumapit siya dun sa apoy at nasunog yung kanyang pakpak. The story of the moth and the flame is not only part of his childhood, which became true in his lifetime. And according to history,
during his childhood, gumawa si Rizal ng isang maliit na monumento para sa kanyang sarili and pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid, okay? Dahil dun sa gawa niya. And between sobbing, sinabi niya sa sarili niya na someday, magkakaroon din ako ng isang monumento na gawa ng ibang tao. Okay? So in the future, the prediction of Jose Rizal became true. And he had the monuments in different parts of the country and also abroad. So nangyari nga yung prediction ni Rizal. Sabi niya, balang araw, may tao or may mga tao na gagawa ng monumento ko. And yeah, nangyari nga talaga. Okay, itong si Rizal, napaka-talented niya, okay? He is a man with many talents. Imagine, at the age of 5, marunong na rin siyang gumawa ng sketch or nag-drawing na siya. And gumagawa rin siya ng, or nagmamold din siya ng clay or nag-sculpture. Gumagawa siya ng sculpture, okay? Sa aking mga kabata, to my fellow children, ito yung kauna-unahang tula na isinulat ni Rizal noong 8 years old siya. So dito niya na nabanggit yung kataga na madalas natin naririnig, ang taong hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. So dito niya nabanggit yung linya na yun. Okay? Okay, now let's proceed to the early education of Rizal in Calamba and Binyan. Ang unang naging tutor ni Rizal ay si Maestro Celestino at ang pangalawa naman ay si Maestro Padua. Okay? Pangatlo, si Leon Monroy. Itong si Leon Monroy, former classmate siya ni Francisco na ama ni Rizal. So, dun siya nakatira sa bahay nila Rizal and tinuturuan niya si Jose ng Spanish and Latin. Kaya lang, hindi siya nabuhay ng matagal. So, after 5 months, namatay din si Leon Monroy. Okay. June 1869, at the age of 8, Rizal needed to leave his family to study in Binyan. Nag-decide ang kanyang ama na si Francisco na kailangan ko nang dalhin si Rizal or kailangan niya nang magkaroon ng formal education. Yung tipong ma-engage na siya or makikipag-interact na siya sa mga iba niyang classmates, okay? Or sa ibang students. Kaya nag-decide ang kanyang ama na dalhin siya sa Binyan, Laguna. Okay, the first day of Rizal to Binyan, Maestro Justiniano Cruz, he had the reward and punishment as his method of teaching. Si Rizal, minsan na din siya napagalitan ni Maestro Justiniano Cruz dahil tinanong siya one time kung alam niya ba ang Latin at Spanish or marunong ba siya mag-Latin and Spanish, and Rizal answered poco, or ibig sabihin nun, konti lang. Ang teaching strategy kasi ni Maestro Justiniano, gusto niya na lahat ng estudyante niya ay nagbabasa, okay? And bago ka papasok sa klase niya, dapat meron ka ng alam or nag-advanced reading ka. Yun yung way ng pagtuturo ni Maestro Justiniano. During those times, teachers were allowed to scold their students so that they would have discipline. And according sa diary ni Rizal, ayaw niyang maalala kung ilang beses siyang napalo sa mga teachers niya, especially kay Maestro Justiniano. Rather, ang gusto niyang maalala ay yung lessons from those beatings. Okay? Okay, etong si Rizal ay biktima din siya ng bullying. Okay? So, si Pedro, tinawanan ni Pedro si Rizal during his conversation with Maestro Justiniano. So, ngayon, ginawa ni Rizal, hinamon niya si Pedro na makipaglaban sa kanya. And itong si Pedro, tinanggap niya naman yung hamon ni Rizal sa kanya. Dahil sa tingin niya, matatalo niya naman si Rizal dahil si Rizal ay literal na maliit lang. Ang hindi alam ni Pedro ay may alam si Rizal sa wrestling dahil tinrain siya ng kanyang Tio Manuel. Okay? So, natalo niya si Pedro dun sa laban nilang dalawa. And after the fight, he gained respect from his other classmates. Okay, now, meron ding teacher si Rizal sa painting. At ito ay si Juancho. Okay, now we're down to last slide for this chapter.
In December 1870, Rizal received a letter from his sister Saturnina advising him to ride the steamer Talim that would bring him back to Calamba, Laguna. So, uuwi na si Rizal sa kanyang hometown. Okay, after ng kanyang pag-aaral sa Binian, Laguna. Knowing that this would be the end of his stay in Binian, so pumunta siya sa chapel of Virgin of Peace of Antipolo, went to the river to gather stones as souvenirs, made paper fishes, and bade goodbye to his classmates and teachers. And on December 17, 1870, 1 o'clock in the afternoon, Saturday, nakauwi na si Rizal sa kanyang hometown, Calamba, Laguna, and this ended his homesickness and longing for his family.